Senator Risa Honteveros, ma'am, nagrespeto din ako sa iyo bilang isa sa mga leader ng bansang ito. Pero kung ikaw ay isa din sa mga uto-uto sa babaeng yan, sorry kung sabihin kong isa kang uto-uto at garbage collector ng mga kasinungalingan. Magandang araw, magandang gabi sa lahat ng aking mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapatiran sa kingdom. Ipagpaumanhin po ninyo ang paglabas ko ngayon sa social media dahil isa pong naghudyat sa akin na gumawa ng videong ito dahil sa mga lumalabas ngayon sa kasinungalingan galing sa biological sister ko na si Arlene Caminong Stone. Tama talaga ang kasabihan na pag napuno na ang salo. Matagal na akong nanahimik sa mga kasinungalingan ng babaeng ito na siguro nga binabayaran ng mga dissidents na galing sa loob ng mga grupo ni Snakehead na mga magnanakaw din sa kaban ng kingdom. Unang isaysay ko sa inyo, mga kababayan, Arlene Stone and I are close sisters since we are kids. In fact, ako pa mismo ang nag-aalaga niyan hanggang sa paglaki niyan at yung mga sumusunod na mga kapatid ko. Dahil since na nagkaroon ako ng kapatid na sunod sa akin, siya yun, si Arlene Stone. At sa sunod-sunod ko pang tatlong kapatid na mga lalaki. Dahil nung bata pa kami, ako ang palaging naiiwan na tumatayong nanay sa kanila habang ang nag-iisa kong nanay ay naghahanap buhay para sa amin hanggang kami lahat ay lumaki. Kahit hindi kami mayaman, pinapalaki din kami ng nanay ko sa mabuting pamamaraan through her sacrifices at nagiging katuwang din ako sa pag-manage ng aming hanap buhay nag-i-invest ng nanay ko bago ako pumasok sa kingdom. Para sa nanay ko, Nay, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin at pagtuturo mo rin sa akin. Pasensya na po kayo kung nagagawa ko ang video na ito para lang po sa kaalaman ng lahat na yung anak mo na si Arlene Stone ay isang sinungaling. At hindi na yan bago sa akin at sa atin dahil noon pa man kahit mga bata pa kami ay ubod na yan ng kasinungalingan. Unang-una, sagutin ko ang kanyang mga kasinungalingan na siya daw ay pinilit mag-full-time worker. Arlene Stone, ikaw ang pinakasinungaling sa balat ng lupa na nakilala ko. At sad to say, mismo kapatid ko pa. Hindi po siya pinilit. I remember since 1990, pareho kami na sa high school grade. She's a young people in the kingdom. Siya ang unang na-convert sa kingdom while ako ay isang sympathizer at visitor pa lamang. I accept I am one of her persecutor. Dahil ang alam ko noon, siya ay naglilingkod na sa Diyos, pero hindi siya nagbabago sa kanyang ugali. Pero dahil ako ang mas nakakatanda, iniintindi ko siya. Hanggang napakabigat na ng aming kapagsubukan, na hindi ko na alam saan kami lalapit. Dahil nga nagkaroon kami ng stepfather. At yung stepfather ko ay mayroon din dalawang anak na lalaki na kung saan nagiging peligro ang aming buhay bilang mga babae. Since I am in grade 3, doon nag-start ang aking kapagsubukan na araw-araw hindi ako makakatulog ng maayos dahil natuto akong magproteksyon sa aking sarili. Dahil ilang beses na kami tinangkaan, i-rape, at minumulist siya ng stepfather ko at ng dalawa niyang anak. May takot akong magsalita at magsumbong kahit sa mga kapatid kong lalaki dahil iniiwasan kong magkagulo ang pamilya ko. Kaya kinikimkim ko ang lahat na kami lang dalawa ni Arlene ang nakakaalam. Huwag kang magsinungaling, Arlene. Alam ko na papakinggan mo ito. Lahat ng mga pinagdadaanan natin bago tayo pumasok sa kingdom. Nasa poder kami ng aming stepfather.
My mother was in Manila that time dahil nag-apply siya for abroad. Papaalis pa lang ang nanay ko pa Manila, hindi ako masaya. Kundi kaba at takot ang nasa loob ko. Dahil kung nasa peligro kami ng kapatid kong si Arlene sa kamay ng stepfather ko. Pero hindi mapigilan ang pag-alis ng nanay ko. Hanggang dumating ang pagkakataon, nag-decide akong lumayas sa amin. Pero hindi ko alam kung saan ako patungo. Para lang masave ko ang sarili ko. Baka mapilitan akong gawin ang mga bagay na ang patutunguhan ko ay bilangguan. Dahil grabe na ang ginagawa sa amin habang kami ay matutulog, maliligo at kahit anong gagawin namin. I remember 1991 na baptized na ako sa kingdom at nagkaroon na ako ng way out na maging masaya at safe habang kasama ko ang mga workers ng kingdom. At 1992, New Year resolution ko noon. Lumuhod ako sa Ama at hiningi ko ang guidance kung saan ako pupunta. Na masave ko ang sarili ko at kapatid ko si Arlene. Kahit iwanan namin ang tatlong lalaki naming kapatid para malayo kami sa kamay ng mga adik noon sa aming lugar. Kasama ang stepfather ko at mga anak niyang lalaki. Sinagot po ako ng Ama sa iba't ibang circumstansya. Arlene, huwag kang magsinungaling. Ikaw ang nagturo sa akin magtrabaho tayo sana sa club as entertainer para lang makasama sa youth camp 1992 ng Kingdom. Tayong dalawa nagsama maghanap ng trabaho para lang maka-join sa youth camp 1992. Pero nalaman ng kapatiran namin na mali yung ginawa namin. Dahil isa yun sa pagbebenta ng laman, ang trabaho na yun. Hindi po kami natuloy. Pero kahit wala po kaming pera para sa Youth Camp 1992, nakasama pa rin kami na libre. Nilibre po kami na Pastor Apollo sa lahat ng gastusin sa Youth Camp na yun. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Apollo. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon, Pastor, maraming salamat po, Pastor. Yun ang unang utang na loob ko sa kabutihan na ginawa niyo sa aming buhay. Habang youth camp noon, ayaw kong matapos dahil pag natapos na ay uuwi na kami sa aming kanya-kanyang pamamahala. Ang nasa loob ko, ayaw kong bumalik na sa lugar namin na puno ng takot at kaba araw-araw. Last Sunday, bago matapos ang Youth Camp 1992, nangaral po si Pastor ng Love God. Yun po ang humimok sa akin na magpaiwan, magpa-enlist as if TMW sa Kingdom. Ako lang ang nag-decide. While Arlene Stone, hindi siya nag-decide. Bumalik siya at umuwi sa amin. Pero di ko alam bakit siya sumunod sa akin. Dahil ba siguro sanay na magkatabi kami sa tulugan mula pa sa aming pagkabata hanggang sa aming pagtanda. Kahit hindi pa siya worker that time, ay sumunod siya sa akin sa loob ng kingdom at para na rin sa kanyang safety sa mga lalaki sa aming lugar. Hindi po siya nag-fill up as if TMW. Arlene Stone, huwag kang magsinungaling. Ikaw mismo nagsabi sa akin habang wala ako sa ating pamamahay. Mismo, kapatid natin na adik ay nagmumulis siya sa iyo. Masakit sa akin ang pinagdaanan naming magkapatid. Pero wala akong magawa kung yan ang tadhana ng aming dinadaan. Hanggang siya ay sumunod sa akin sa loob at hindi na umuwi sa amin. Tapos ngayon sabihin mong pinilit ka? Shame on you. Baka kung tanda ko, Arlene. Hindi ka pinilit. Nagmagandang loob si Pastor na nagtanggap. Tayo, nung tinanggap niya tayo nung pumasok tayo sa kingdom. Walang pumilit sa atin. Walang pumilit sa iyo. Sinungaling kang dako. Yes, totoo, sa kingdom. Mayroon kaming mga fundraising.
Pareho lang nung nasa labas kami ng kingdom. May tinitinda rin kaming kakanin like puto at kutsinta, starting in Davao. Bakit? Masama ba ang magtinda? Lalo na noon mahirap pa ang ministry. Nakakahiya naman kung papasok lang kami para lang pakainin at walang gagawin. Pumasok kami sa kingdom as tinanggap namin na kausa sa pamilya ng kingdom. Ako ang pinakaunang dumaan sa pagtitinda kay sayo, Arlene Stone. At I am proud na dumaan ako para makakontribute, hindi lang para ako'y mabuhay at may ipakain sa atin, kundi para rin makatulong sa pagpalawak ng gawain ng Ama. Na mayroon kaming gagastusin para sa aming pag-evangelism, para sa mga kaluluwa na aming maakay, para sa kanilang mga pamasahe, snacks, pagkain at iba pang activities sa ministry. Libre lahat. At ikaw, pinilit ka ba? Gitraffic ka? Ha? May freedom of choice tayo. Lahat may freedom of choice. Lahat ng kabats natin nasa loob ngayon, kasama ko para magpatotoo na hindi ka pinilit. At bakit ngayon ka lang nagreklamo, nagitraffic ka? Kung kailan na halos magiging lola ka, saka ka pa magreklamo? Magkano bang binayad sa'yo para magsinungaling ka? Hoy, Arlene! Maraming tatayo laban sa mga sinasabi mong kasinungaling. Ako lang ang nauna ngayon. Diba, mga kaibigan, kabubuhan yan? Tapos kayong mga uto-uto sa testimony niya, lalo na kayong mga nasa Senado. Senator Risa Hontiveros, ma'am, nagrespeto din ako sa iyo bilang isa sa mga leader ng bansang ito. Pero kung ikaw ay isa din sa mga uto-uto sa babaeng yan, sorry kung sabihin kong isa kang uto-uto at garbage collector ng mga kasinungalingan. Naniniwala kayo sa kasinungaling ng mabaing yan? Noon pa kahit nanay ko mismo pinapasok sa kanyang bulsa pagkasinungaling, kayo pa kaya? Isa-isahin kong sagutin dito sa social media ang kasinungalingan na pinagkakalap mo, Arlene Stone. At kahit saan tayo magkita para magkaharapan tayong sinong nagsasabi ng totoo. Handa kong isakripisyo ang pagkakapatid natin para lang sa katotohanan laban sa mga pinagsasabi niyo. Umanda ka. Isa kang pastoral? Shame on you. Dagway ni mo mahimo kang pastoral? Wala akong maalala na ikaw ay isang pastoral. Taon-taon nga sa pagiging worker mo, iba-ibang lalaki ma-issue sa'yo, tapos gagawin kang pastoral? Mahiya ka, Arlene, oy. Baka tatayo sa harapan mo ang mga totoong pastoral ni kahit puldok sa bulpin, wala ka sa list ng mga pastoral. Huwag ka magpamati, kilala ka namin. Lahat kung ano ang ministry mo dahil sa mga pinaggagawa mo sa loob ng kingdom. Kayo mga pumapanig sa kanya, di ba nakakahiya? Yung magpanggap ka na pastoral, yung pala tagawalis lang dahil iba-ibang lalaki ang dahilan. Baka gusto mong maghingi ng proof sino mga lalaki. Marami sila. Hintayin mo sila mismo mag-testify sa pagkamamalikyaan nila. Hindi ka pinilit, Arlene. Anytime pwede tayong umalis kung ayaw natin, kagaya sa ginawa mo. Pinigilan ka bang umalis? Di ba hindi? 7 years ka lang sa ministry, magkunyari kang marami kang alam kaysa amin. Sa akin, 32 years na ako kasama ni Pastor from the start sa pag-decide ko magiging FTMW. At kayo pa ang maraming alam? Di ba nakakahiya? Di ka nanahiya dahil sanay ka magsinungaling. Sanay ka magpagamit ng tao para sa sarili mo. Sa dami mong ginamit na lalaki sa sarili mo para ka mabuhay sa labas. Pinapahid mo kay pastor ang kasamaan na ginagawa mo sa mga lalaki? Shame on you! Grabe ka! Kakapal ng mukha mo! Nagagawa mong ipahid kay pastor ang mga ginagawa niyong mga babae?
nagdadrama, nagipang-rape kayo, unswa, si pastor mang-rape sa inyo, wa mo kuyape. Anong beauty mayroon kayo? Kahit aso sa kusina, di kayo masikmura, si pastor pa, baka harapin kayo ng mga pastoral na lumaki sa kamay ni pastor. Ang layo ng mukha nyo, tapos naginuton mo, shame on you. Money is the root of all evil. Pakapala na lang ng mukha para ang magtestimony ng mga kasinungalingan. Saan tayo pwede magkita? Dalhin nyo ang inyong testigo at ebidensya. Gipang-rape kayo. Ang rape sa totoong buhay, ilang lalaki na inyong gipangbeligyaan, tapos ipahid nyo kay pastor. Wala mo giluod sa inyong kagalingon, kapamati ninyo, no? At kayo mga FTMWs na lumabas na sa kingdom, tinatawagan kayo, makiisa kayo sa kanya. Well, alam ko na alam nyo ang katotohanan. Pinapakain lang kayo ng pera para baliktarin nyo ang katotohanan. Umpisahan nyong i-check at i-recall ang inyong mga track record sa ministry. Kung may nagawa ba kayong kabutihan na higit pa sa nagawa nyong mga kabulastugan sa loob ng ministry. Handa kami lahat para tumayo sa inyo. Dahil kami ang higit na nakakilala kung sino kayo habang kasama namin kayo bilang mga FTMWs. Kung ano kayo noong nasa loob pa kayo. Kaya huwag kayong magpauto sa babaeng yan. Dadalhin kayo niyan sa impyerno at sa bilangguan. I tell you. Kung mayroon man nakakilala sa babaeng yan, ako mismo. Siya, 7 years only sa loob. Ako, 30 years na sa loob. Di basta-basta din ang dinadaanan ko, but still I'm happy serving the Father through His appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy. Masaya kami. Masaya ako. And I am ready to lay down my life to protect the truth and the kingdom. Pastor, ipapaumanhin po ninyo. Nagkaroon ako ng lakas loob na tumayo dahil di ko na masikmura ang mga kasinungalingan na pinagkagawa niya, lalo na sa inyo, Pastor. Tinuturuan mo kami ng pag-ibig, Pastor. Mahalin ang kaaway. Pastor, patawarin mo ako. Dahil umpisahan ko na ang mga bagay na ayaw kong mangyari. Ito yun. Lalabanan ko ang sarili kong kapatid. Lahat ng kasinungalingan na ginagawa niya ngayon sa social media. Hindi pa ako tapos, Arlene Stone. Hanggang dito lang muna itong video ito. At abangan nyo, marami pang ibang episode na gagawin ko para sa inyong mga sinungaling.